And nagkaroon ako ng pagkakataon na makilala si Santon Plus Gold noong April. Actually, March, alam ko na siya kasi yung papa ko, which is 78 years old, ay nagtitake na rin ng Santon Plus Gold. Naririnig niya sa radyo. Then, nagtake ako noong April, May, hanggang ngayon. Then, June 15, nagpa whole abdomen ultrasound ulit ako. And nakita sa ultrasound ko na, sabi ko dun sa nag-ultrasound, Dok, paki medyo tagalan mo dyan sa gallbladder ko kasi baka lumaki na yung mga lymph nodes o namamagana. Meron kasi akong lymph nodes sa gallbladder. Yun yung huli kong ultrasound last year. So, paki-check. Tsaka, paki-check din yung atay ko. Baka, yun nga, baka namamaga kasi fatty liver ako lagi, ganyan. Sobrang shock ako nung sinabi ng doktor na wala akong nakikitang lymph nodes sa gallbladder mo. Sobrang okay siya. Lahat ng laman loob mo, okay siya. So, sabi ko, Dok, sigurado ka na wala na yung, wala talaga, may maliit na lymph nodes dyan. Wala talaga, wala na ako nakikita. Then, ang liver mo, sobrang healthy, maganda. Sabi ko, naisip ko agad si Santon Plus Gold kasi iniisip ko na, kaya nag-okay lahat ng lab chem ko, hindi na ako fatty liver, okay na wala na yung lymph nodes ko dahil sa pag-inom ko ng Santon Plus Gold. Sobrang effective siya, sobrang bilib ako sa kanya. And ako pala ay may irunding anxiety disorder, panic attack. Napansin ko lang, nung mula na nagtitake ako ng Santon Plus Gold, hindi na ako inaatake ng anxiety ko. So, siguro dahil nakakatulog na ako ng maayos and siguro okay na yung, kasi meron daw akong hormonal imbalance, sabi ng psychiatrist ko. So, ngayon, siguro okay na. So, napansin ko lang talaga na lumalakas ako at saka hindi na ako talaga inaatake ng anxiety ko mula nung umiinom ako ng Santon Plus Gold. Then, buong family ko umiinom na rin, kahit mga anak ko, asawa ko, papa ko. So, kung ako sa inyo, pag na kayo magdalawang isip, mag-take kayo ng Santon Plus Gold, sobrang effective. Sobrang maganda siya sa katawan. Yun lang. Thank you. Yan po mga kabayan, isang kababayan po natin na regular na gainom ng ating epektibo na Santon Plus Gold. Na mas pinalakas, mas pinabisad, mas pinahusay na mabibili sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Kaya po sa mga kabayan po natin na may iniinda din pong karamdaman katulad kay Madam, subukan ng mapatunayan ang ating epektibo na Santon Plus Gold para sa epektibo tibo na kombinasyon sabayan ng Santon Vitamin C. Sa mga kabayan po natin na gusto magtanong about Santon Plus Gold, mag-text lang sa ating text line number 0919-002-8117 at bisitahan na lang po ang ating mga klinika na malapit sa inyong mga lugar para sa libreng konsultasyon. Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Santon Plus Herbal Capsule. Ako po si Angelica. May bukol po ako sa tuhod kaya hirap po talaga ako maglakad. Nag-take ako ng Santon Plus araw-araw at isang buwan lang. Palit ang bukol ko. Epektibo talaga ang Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus. Mabibili sa mga butika. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada! Mula noon hanggang ngayon! All you need is Pride! All you need is Pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na. May gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Boom! Papaya! White Rose Papaya! Yeah, yeah, yeah! Boom! Butika! In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya.
White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Boom! Puti ka! White Rose Papaya! Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS. Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunthorn Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko. Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Ito ang DZXL News, 558 kilohertz, 6 na dekadang maaasahan sa balita at serbisyo publiko. Ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila, live sa radio at online. Hoy! Gising! At makibalita sa programang Panalo sa Umaga, ang CMMA Best News Program. Unang radyo, unang balita. Hatid nina Sander Kayabyab at Jane Martin ang mga balita at impormasyong dapat mong malaman. Unang radyo, unang balita. Sa DZXL News, live sa radio at online. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Headlines. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning. Ngayon po ay araw ng Lunes, unang araw ng buwan ng Abril, 2024. Kasama po ninyo Radyo Man Zander Kayabyab. Back to work, Kuya. Mm-hmm. Welcome back. At Radyo Man Jane Martin, ito po ang unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Headlines. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, danger level na heat index posibleng maitala sa 4 na lugar sa bansa ngayong araw ayon sa PAGASA. In-person classes sa dating o sa ilang lugar sa Visayas suspendido hanggang bukas dahil sa matinding init ng panahon. Ilang bahagi ng Laguna at Metro Manila makararanas ng power service interruptions ngayong Linggo ayon sa Meralco. Mga nagbakasyon sa mga probinsya nitong Holy Week, balik Metro Manila na. 29 mapatay sa pagkalunod nitong Holy Week ayon sa PNP. Grabe. Dagdag bawa sa presyo ng mga produktong petrolyo aasahan bukas. LPG may rollback naman ngayong araw. Department of Health nanawagan sa publiko na iwasan ang mga biro o prank na may kinalaman sa sakit at kamatayan ngayong April's Fool's Day. CXL 558, Unang Radyo, Unang Balita. Kayo po ay nakikinig sa radyo, DZXL 558 kHz sa inyong mga talapihitan. Live din ho tayo sa Signal TV Channel 309. Ang DZXL po, ang Mega Manila Stations ng RMN Radio Mindanao Networks. At mga kasama, live din po tayong napapanood sa Facebook at sa YouTube. Hanapin lamang po ninyo ang DZXL News. Detalye ng ating mga balita, suspendido ang face-to-face klase sa Iloilo City at ilang lugar sa Negros Occidental ngayong Lunes at Martes dahil sa matinding init ng panahon. Sa Executive Order No. 47 na pirmado ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas, sakop ng suspensyon ang in-person classes, ang preschool hanggang senior high school, public and private. Tinatayang aabot sa 41 degrees Celsius ang heat index sa Iloilo City ngayong araw, 42 degrees Celsius naman bukas. Kanselado rin ang in-person classes sa Rojas City sa Capiz. Gayun din sa Bacolod City, sa prep, no, pre-elementary hanggang senior high school. Habang desisyon naman po ng mga private school na may aircon kung magsususpindi sila ng pasok o hindi.
Sa bayan naman ng Enrique B. Magalona, all levels public and private, wala ring face-to-face classes. Hanggang ngayong araw lamang suspendido ang face-to-face classes sa Kabangkalan, Negros Occidental. PCXL 558, unang radyo, unang balita. At kaugnay nga po ng matinding init ng panahon na tinatayang aabot sa danger level ang heat index sa apat na lugar sa bansa ngayong Lunes, Abril 1. Batay po sa Climate Heat Index Bulletin ng Pag-asa, inaasang papalo sa 43 degrees Celsius ang damang init sa Apari, Cagayan, gayon din sa Katarman, Northern Samar, habang 42 degrees Celsius naman sa Pili, Camarines Sur at Zamboanga City. Kaugnay po nito, nagbabala ang Pag-asa ng posibilidad na makaranas ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Sa Metro Manila naman, posibleng makapagtala ng 38 degrees Celsius na heat index, particular po sa Naiya, Pasay City. Kahapon, naitala rin sa Katarman, Northern Samar ang pinakamataas na heat index na pumalo sa 45 degrees Celsius. DZXL 558, unang radyo, unang balita. Ulat ng ating radyo man, publiko pinag-iingat sa panganib ng mataas na level ng heat index. Kasama natin sa balita XL Radyo man sa Iskon de Batak. Pinag-iingat ni Senate Committee on Health Chairman Christopher Bongo ang publiko laban sa panganib ng mataas na level ng heat index. Batay sa ulat ng Pag-asa, nasa 9 na lugar sa bansa ang nakapagtala ng heat index na ikinukonsiderang nasa danger level o yung nasa 42 hanggang 51 degrees Celsius na dahil sa pagsisimula ng dry season at El Nino phenomenon. Babala ni Go malaking panganib sa kalusugan ng matinding init ng panahon dahil maaari itong mauwi sa heat stroke at heat exhaustion. Lalo't inaasang hanggang sa Mayo ay posibleng umabot sa 52 degrees o mas mataas pa ang heat index na itunuturing na extreme danger level. Payo ng senador sa mga kababayan, iba yung pag-iingat ang gawin at alagaan ang kalusugan dahil sa pagsisimula ng tag-init ay asahan din ang pagtaas pa ng heat index. Umapela rin si Go sa mga kababayan na higit na proteksyonan sa matinding init ang mga bata at matatanda, kasabay ng paalala sa publiko na i-avail ang serbisyo ng mga malasakit centers sa buong bansa para sa kakailanganing medical assistance. Kasama mo sa Senado, Radyo Mansais, Kuan de Batak, Tatak RMN, DZXL 558. Maraming salamat, Radyo Man Kuan de Batak. 5:07 ang oras, sa makararanas po ng power service interruption ng mga customer ng Meralco sa ilang bahagi po ng Metro Manila at Laguna ngayong Linggo. Sa Webes, April 4, mawawalan po ng kuryente sa bahagi ng Circuit South Woods sa Binyan City, Laguna sa pagitan ng alas 9 ng umaga at alas 3 ng hapon. Bunsod po ito ng isasagawang line reconstruction works, line reconductoring, pagtatayo po ng mga poste at relocation ng pasilidad sa Southwood City Eco Centrum Business Park. Sa Linggo naman, April 7, may service interruptions din sa bahagi ng E. Jacinto Street mula C.P. Garcia Avenue hanggang Hardin ng Doña Aurora sa Barangay UP Campus sa Diliman, Quezon City. Ito ay sa pagitan naman po ng alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon dahil naman sa isasagawang line maintenance. Mawawalan din po ng kuryente ang ilang bahagi ng Navotas bukas April 2. Ang Makati, April 2 at 3. San Pablo, Laguna, April 3. Muntinlupa at Pasig, April 4 at 5. Ayon po sa Meralco, ang mga nabanggit na maintenance activities ay bahagi ng paghahanda nito sa panahon ng tag-init. DZXL 558, unang radyo, unang balita. O yung mga nagbakasyon sa mga probinsya ay magbabalik na po ngayon dito sa Metro Manila. Yung mga artista daw, kuya. Mga feeling artista sa mga probinsya nila. Yung mga artista na umuwi sa probinsya. Ganap na ganap. Pwede mo bang wag na kayong bumalik dito? Wag naman, kuya. Grabe ka naman. Masaya na kami dito na walang traffic eh. Hindi na, nandito na kami. Ay, wala ka nang magagawa. Balik na pala kayo. Balik eskwela na nga po mga kasama at balik opisina na rin ngayong araw ang mga nagbakasyon sa kanikanilang mga probinsya nitong Semana Santa. Tsaka yung vice versa, no? Yung mga nagbakasyon naman dito sa Metro Manila, yes. Ayan, balik probinsya naman na ngayong araw. Kahapon ng tanghali, unti-unti na pong bumuhos ang mga motorista, particular po sa southbound ng North Luzon Expressway. Hating gabinan pero dagsa pa rin ang mga sasakyan papasok naman sa Bukawi Toll Plaza kanina. Bandang hapon naman ang makaranas ng pagbigat ng traffic sa kahabaan ng Subic-Clark-Tarlac Expressway papuntang NLEX. Habang alas 3 ng hapon ang mag-umpisang bumuhos
ang mga sasakyan sa South Luzon Expressway. Live ba itong ating naka-flash ngayon, yan kuya, Ma'am Leda? Yan kuya yung as of yung magto 12 midnight. Ah, okay, magto 12 midnight. Oo, na ganung oras din mo sa Bukawi Toll Plaza. Grabe yung sa Bukawi Toll Plaza. Oo, umuusad naman, no, pero sa ano yan eh, yung sa pag magbabayad ng toll. Oo, yun nga, sa toll gate. Grabe. Pero sabi nila pagkalampas naman daw ng toll gate, dire-diretso na rin. Ah, pabalik. Oo. Dito. Mm-mm. So mata-traffic na lang ulit sila pag sampa nila ng EDSA. Oo. Kasi nga pero kagabi, wala masyado. Oo. Samantala, sunod-sunod naman ang dating ng mga bus sa PITX galing probinsya. Nag-PITX ka ba kahapon? Hindi kuya, sa hindi. Alabang lang ako. Ah, malapit lang. Tatanong ko, pwede ka na sana mag-situational report eh. Nandun naman si ano yan? Si Chill. Si Chill Emprido, ayan. As of 5 PM kahapon, umabot po sa 84,000. Grabe ha. 84,440 ang mga pasahero sa PITX. Simula po March 22 hanggang March 31, nasa mahigit 1.2 million ang foot traffic sa PITX. Ibig sabihin yung mga tao na dumaan, di ba, yung mga nagpunta roon, 1.2 million. Tiniyak naman po ng PITX na handa sila sa posibleng pagdagsapan ng mga pasaherong nag-extend. Grabe naman yung mga nag-extend. Grabe kayo. Mm-mm, may pasok na ho. Para po dito sa mga nag-extend ng bakasyon ngayong araw. DZXL 558, unang radyo, unang balita. Naging maayos at ligtas naman po ang biyahe ng mga pasahero sa mga barko nitong Holy Week. Sa isang panayam, sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armand Balilo na wala silang naitalang anumang untoward maritime incidents. Bagamat nagkaroon ng bahagyang delay sa mga biyahe, ay nanatilian niya itong manageable. Wala rin pong barko napaulat na nag-overload. Kahapon pa lamang po na umaga, mahigit 47,000 ang mga inbound at outbound passengers na ang naitala sa mga seaport sa buong bansa. Una na sinabi ng Philippine Ports Authority na inaasahan nilang aabot sa mahigit 2 milyon ang mga pasaherong gagamit ng mga pantalan nito pong Holy Week. DZXL 558, unang radyo, unang balita. O yung mga opisyal daw po ng NLEX ay pagpapaliwanagi ng liderato ng Kamara kaugnay sa nangyaring Holy Wednesday traffic jam. Parang first time ah. Parang ngayon lang kayo nagsasakyan ah. Kasama natin sa balita XL Radio Man 1, Grace Mariano. Pupulungin ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang mga opisyal ng North Luzon Expressway o NLEX upang hinga ng paliwanag kaugnay sa nangyaring matinding pagsisikip ng trapiko noong Miyerkules Santo. Ayon kay Deputy Majority Leader at ACTA CIS Party List, Representative Erwin Tulfo, tugon ito ni Romualdez sa mga natanggap niyang sumbong na hindi nababasa ang mga RFID ng mga sasakyan sa mga toll plaza na nagbunga ng matinding pagsisikip sa lagay ng trapiko. Sabi ni Tulfo, isasabay na rin ni Romualdez sa pulong pati ang mga opisyal ng South Luzon Expressway o SLEX at Toll Regulatory Officials. Binagit ni Tulfo na nais mabatid ni Romualdez kung may ginagawang hakbang o solusyon para sa hindi gumaganang RFID sa ilang toll gates. Dagdag pa ni Tulfo, nagtataka si Speaker Romualdez kung bakit sa ibang bansa tulad ng Japan, Singapore at Europe ay otomatikong tumataas ang boom barrier pagdaan ng sasakyan sa tollgate pero sa Pilipinas ay sablay dahil tila mumurahin o mababa ang kalidad ng ating RFID reader. Kasama mo sa kamera, Radyo Man 1, Grace Mariano, Tatak Arimen, DZXL 558. Alam mo, mukhang totoo yung sinabi ni Ate Grace Mariano at nung kanyang mga nakapanayam na baka nga low budget yung mga toll plaza natin dito sa Pilipinas. Oo. Kasi bago ka, kaya naman ayaw umangat nung boom barrier pagka nag-tailgating ka. Ibig sabihin, ibinuntot mo yung huso nung sasakyan mo dun sa nauna sa'yo. Mm-mm. So, ibig sabihin, bago ka dumiretso dun sa toll, hihinto ka muna ng malayo-layo. Oo. Hintayin mo makalagpas siya, yung nasa unahan mo, bago ka sumunod. Diba? O hindi ba parang ano rin? Low-tech, diba? Oo, iba ka naman din kasi ano, kasalanan din ng mga driver. Kasi ng mga motorista. Nagbubuntutan. Kasi ba't kayo bumubuntot, diba? Una sa lahat, merong dapat yung proper distance. Oo, sa harapan. Diba? Tapos, sa tingin ko nakaka-apekto rin kapag ka umuulan, pag nabasa yung sticker mo, hindi minsan nababasa. Hindi nababasa. Oh. Pero parang kailan lang yung interview natin yung KTRB si ba? Hindi, taga-NLEX, taga-NLEX, diba? Na parang malayo pa lang.
nababasa na yung mga RFID. Sana ganun na sa lahat. Oo. Sana all. Tsaka baka naman kasi yung iba dyan, mga walang load. Oo, pagdating doon, hala, zero load ka. Tapos doon siya nakapila sa RFID. Oo, so kailangan niya mag-load ngayon. Eh, wala pa siyang internet. Paano siya iikot na gano'n? Hindi siya iikot, kailangan niya magpa-load doon. Di ba abala? Oo, abala. Okay, sa mga motorista, make sure po na may load po yung inyong mga RFID, no? Para hindi lang po kayo yung naabala. Kasi kayo lang yung hindi lang kayo yung naabala. Yes, eh. Pati po yung mga motoristang nakapila sa likod ninyo. Kasunod ninyo. Oh, kamot na sa ulo yung mga yan. Ang tagal naman nun. Minumura na kayo. Bubusinahan ka na yan. Kaya nga eh. Samantala mga kasama, 15 minutos po makalipas ang alas 5 ng magandang umaga. Pero hindi magandang balita, kuya. Mm-hmm. Dahil 29 ang naitala pong nasawi dahil sa pagkalunod nitong Holy Week. Grabe. Kaya nga. Mula 29. Mula Miyerkules Santo, March 27, hanggang mm-hmm. kahapon na March 31, nakapagtala po ang Philippine National Police ng 56 na Holy Week-related incidents kung saan 34 po dito ay insidente ng pagkalunod. Karamihan po dito ay nangyari sa mga beach, sa mga ilog at mga private resorts. Samantala, 10 sa mga insidenteng ito ay naitala po sa Calabarzon, sinundan ng Ilocos Region at Cagayan Valley na may tig-6 na drowning incidents at Bicol Region, 5. Ilan po sa mga biktima? Naku po, lasing ng malunod. 3 pa ang nawawala. Samantala, 10 sa mga insidenteng may kinalaman sa pagunita ng Semana Santa ay aksidente po sa kalsada, 4 ang acts of lasciviousness, 4 na robbery, 1 pagnanakaw, 1 sunog, isang frustrated homicide at isang kaso ng disobedience against a person of authority. Mananatili pong naka-heightened alert ang PNP ngayong araw. So yung mga krimen naman, no? Mm-hmm. May 4 na gumawa ng kahalayan. Yes. May 4 na pagnanakaw. So hindi siya ano, no? Hindi yung pagninilay ba? Oo. No? Walang epekto kung maitim talaga ang budhi mo. No? Minsan nga ano, sinasamantala pa, 'di ba? Yung mga ganitong sitwasyon na ang daming tao, nagkukumpulan ng mga tao sa mga simbahan, sa mga pasyalan, sa mga beach. Ayan, grabe, ako. No? Nakita mo ba yung ano, yung mga video ng ano sa mga dagat, sa mga beach? Ah, yung talagang wala nang galawan. Oo, parang ano, wala nang buhangin. Oo. Puro, ano, sabi nga nung mga post, diba, baka raw pwedeng yung ibang hindi naman daw masyadong nagsuswimming, mag-picture taking na lang. Tapos alis na. kasi sobrang daming tao sa beach. Alam mo ha, kapag talaga Holy Week, ito yung ang dami-dami talagang nagdadagat. Oo. Oo, diba? Parang hindi ko alam kung bakit yun yung parang naging nakasanayan ng mga Pinoy. Mm-mm. Kapag ka Holy Week, ito yung panahon na nag-aaya talagang magdagat, mag-swimming, ganyan. Sabay-sabay sila doon. So, kumpulan yung mga tao, kumusta naman ho nung iniwan ho ninyo? Baka naman ang mga basura, baka nabalahura na. Oo. Yung ating mga dagat. Tsaka alam mo, nakakatakot ding mag-swimming sa swimming pool na maraming tao. Correct. Kasi tapos, diba, halimbawa ikaw, ilang minuto ka ba bago ka mawiwi? Alam mo, sa isang pangkaraniwang sitwasyon na ikaw ay nagsusulat ng balita, siguro mga 30 minutes tatayo ka, no? Mm-mm. Para mag-CR. Depende, diba? Sa ano, kung gano'ng karami yung iniinom, gano'ng kakadalas uminom ng tubig. Pwede siguro 15 kapag minutes. Yun, nasa pool ka, kada dive mo, nakakainom sabi ka na. Siguro, parang yung isang pamilya doon, parang 1 hour na hindi umaahon sa swimming pool. Ha? Wala nang ahunan. Oo, wala nang ahunan na. Doon na. Doon na. Kaya minsan nakakatakot mag-swimming ng ganyang maraming buti tao. Buti hindi nakakaano, yung leptos. Pag-ihi ng daga. Oo, naku. Uy, wag naman kayong ganyan. Yung iba nga sa dagat din, ganun. Pag buti na gagawa nila. Kasi pag sa dagat naman, namimix naman na eh. Umaano na doon. Di ba po, no, Ma'am Tessie Constantino? Pupunta na sa malayo. Sir Jess Constantino. May dagat ba sa Nueva Ecija? Hindi ko masyadong Nueva alam. Nueva Ecija? Naku, parang wala kasi pala yan. Siguro meron doon mga ano, mga... May sapa yung mga bata po ba sa irigasyon naliligo. Oo. Sa bagay, ano naman yon, pataba sa lupa. Pwede na ipandilig. Samantala po naman, may good news at bad news para po sa mga motorista. Sa panulat po ni Pamela Barun,
Asahan po ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong Linggo. Bukas po yan usually, no, pagka Tuesday ina-announce. Batay po sa oil industry source, posible po nasa 40 centavos hanggang 60 centavos kada litro ang maidadagdag muli sa presyo ng gasolina, habang maaari namang matapyasan ng 50 hanggang 60 o 70 centimos kada litro ang diesel. Naglalaro naman po sa piso hanggang 120 centavos ang aasahang rollback sa presyo ng kada litro ng kerosene. Inaasahang ilalabas po ng official price adjustment ngayong araw at ipatutupad po bukas. Nagpatupad naman ng rollback sa presyo ng LPG ang kumpanyang Regasco ngayong araw. Batay po sa anunsyo, 30 centimos ang tapyas sa bawat kilo ng LPG, katumbas ng 3 pesos at 30 centimos na bawas sa kada standard na 11 kilo na LPG tank. DZXL 558, unang radyo, unang balita. Eto, good news po, dahil epektibo na ngayong araw ang dagdag sahod para sa mga kasambahay sa Central Luzon. 1,000 piso ang dagdag sa buwan ng sahod ng mga kasambahay sa mga lungsod at first class municipality, habang 1,500 pesos sa iba pang mga bayan. Dahil po dyan, 6,000 pesos na po ang monthly salary ng mga kasambahay sa Region 3, habang ipatutupad din po ngayong araw ang second tranche o ikalawang bugso ng aumento sa sahod ng mga manggagawa sa Cagayan Valley na nagkakahalaga ng 15 pesos. DZXL 558, unang radyo, unang balita. Oras sa buong Pilipinas, 5:21. Good morning! That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Efficacent Oil, your trusted ginhawa for rest and relaxation. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Joseph, 5 years na akong Santon Plus Herbal Capsule user. Walang ibang gamot na nakapagpagaling sa aking serious believer, kundi Santon Plus Herbal Capsule lang, the best talaga. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado, kau ba'y protektado, ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ang pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Santon Plus Gold. Ito nga pala, si May. Nabuhan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santon Plus Gold. 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala, unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa, unique. Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world class quality. ACS. Santon Plus Gold. Ako si Morito, na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Goodbye to me, Masha. Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha, pero di masakit sa kamay. Goodbye dumit mancha. Hello Bright Bar Blue. Isang laban lang yan. As tested, uncommon polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Bright Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. DZXL News. Ang himpilan ng RMN. Kuya Zander Kayabyab at Rajaman Jane Martin para sa RMN DZXL.
Nagbabalik ang unang radyo. Unang balita. Radyo Man Zander Kayabyab. At Radyo Man Jay Martin. Detalye ng mga balita ngayong April 1. Ngayon pala ay April Fool's Day. Ikaw ba ay parang feeling ko yung April Fool's Day ay ano, parang nakagawian ng mga kanluranin. Kumbaga parang sa atin, parang hindi yan Filipino trait. Tayo ay nakisakay na lang. Nakigaya na lang. April Fool's Day po, para po dun sa mga nakikinig sa radyo, ito po yung araw na parang joke day, parang gano'n, na magpo-post. Kunwari sa Facebook na buntis ako, tapos parang hindi ganyan. Pala, parang gano'n. So nanawagan nga po ang Department of Health sa publiko na iwasang mag-joke o magbiro na may kaugnayan sa sakit ngayong April Fool's Day. Sa isang serye po ng mga tweet sa X, sinabi po ni Health Secretary Ted Herbosa na kinikilala ng DOH ang kultura na ang unang araw nga po ng Abril o April Fool's Day ay araw para po sa paglipana ng mga biro o prank. Pero sa paggunitaan niya nito o pagdiriwang ay dapat hindi raw po dapat na mapahamak ang ating kapwa at iwasang gumamit ng mga pakulo at mga biro na may kinalaman po sa sakit, lalo na po yung mga physical at mental conditions, yung parang kunwari ay pilay, di ba po, bulag, pipe, bingi, lalo na raw po yung pagkawala ng isang buhay, kumbaga parang oy patay na si ganito tapos hindi naman pala. Tsaka sige kayo, kasi, pag nagkatotoo yan. Oo, nagkakaroon din kasi ng stigma pag nag-joke ka tungkol sa PWD. Di ba no? Hindi na nga nararapat ngayon. Paghimok pa po ng kalihim, dapat daw po ay wholesome na lang. At mas masayang paraan ang pwedeng gawin po ngayong April Fool's Day. Ito nga po yung... Ay, ang galing ko. Nahulaan ko yung script ni Pam. Sabi mismo ni Pam mo, ang April Fool's Day ay pinagdiriwang ng mga bansa sa kanluranin kasi western yung iniisip ko eh. Kanluranin talaga. So tayong nandito sa Asia ay silanganan. Na-adapt na rin po ito sa malaking bahagi ng mundo. Na parang feeling ko hindi masyadong... Pero paano nga ba siya nag-start? Ewan ko dyan. Meron ka bang alam ba news mamaya? Wala. Igo-google pa. Igo-google natin, kuya. Pero kayo ho ba ay nag-diriwang ng ganito? Or parang ginagawa niyo ho ba ito? Ako parang... Ako sa totoo lang, simula nung nauso siya, never kong ginawa. Oh, yun nga eh. Parang ako rin, hindi ko rin na-experience. Kadalasan talaga niyan, yung mga nakikita ko nagpo-post na buntis sila. Misa nagpo-post sila ng picture ng PT. Tapos syempre nagko-comment-comment na yung mga ano PT? Ay, congrats. Ano, pregnancy test. Ah, pregnancy test. Oo, na positive, ganyan. Tapos ang dami na nagko-comment, congrats. Tapos hindi pala totoo. Tapos mamaya magpo-post siya, joke lang po, ganyan. Wow. Dati di ba nag-post din si Talia, kung naaalala nyo po mga kasama, si Marimar, ng parang bote. Kasi may chismis noong 1990s. Alam to nila ma'am, Nora de la Cruz, nila Sir Mon Samson, at ni Sir Vic Valparaiso, at ni Abe Bolesa. Noong 90s kasi, sinasabi raw na si Talia. Mm-hmm. Kilala mo ba si Talia? Si Marimar. Kasi hindi ko na napanood ang Marimar. Tsaka hindi mo na naabutan. 90s pa to. Medyo early Though, 90s pa. Parang inulit-ulit naman siya. Hindi ko na siya talaga napanood. So may chismis kasi noon na sobrang sexy daw niya. Nagpatanggal siya ng ribs. Mm-hmm. Nagpatanggal daw siya ng buto sa... Ano ba yung ribs sa Tagalog? Tadyang. Tama ba? Oh, hindi! Hindi ba? Di ba ang tadyang ay dito? Tama ba? Nagpatanggal daw siya ng tadyang. Ay, so, tadyang ba? Oh, ribs. Basta nagpatanggal daw diba siya ng ribs. Di ba ang ribs ay dito sa dibdib? Dito sa dibdib? Kaya daw siya sobrang sexy. So may isang April Fool's Day na nag-post siya ng picture na sabi niya tama daw si Chris Aquino. Sabi niya na nagpatanggal siya ng ribs. Mm-hmm. So nagpost siya ng picture ng isang bote na may ribs. Mm-hmm. Pero ribs pala ng baboy. So parang na April Fool's joke si Chris Aquino. So hindi raw totoo na siya ay nagpatanggal ng ano. Bakit ka naman magpapatanggal ng buto para sumeksi? Saka bawal. Pwede ba tanggalin yun? Baka hindi ka na makalakad. Paano ka kikilos nun? Di ba yung mga buto nga natin yung nag-ano sa atin? Para tayo ay makatindig. Oo, parang paano ka pasasayaw ng... Rosalinda. Rosalinda. Hinahanap ko kasi yung ano, yung history ng kung April paano Fool's siya Day. Nag-start. Oo. Kung bakit sila nagloloko-loko. Mm-mm. Sa bagay, pag-eleksyon naman laging April Fool's Day.
lalo pagtapos na, no? Oo, di mga ngako ng ganito. Pagtapos na, dun yung, ano, dun yung pag-amin na, hindi pala na, tayo ano kayo, united. Naloko kayo. Mm-mm. Yung akala mo united tayo, hindi pala tayo united. Uh-oh. Anyway. Wala naman akong sinabi. DCXL 558, unang radyo, unang balita. Samantala, ito pinabulaanan po ng Cavite City. Speaking of peke, peking balita. Epidemiology and Surveillance Unit ang kumakalat po na balita na may dalawang araw na lockdown sa lungsod at ilan pang bayan sa Cavite dahil po sa kaso ng pertussis. Batay sa kumakalat na post online, magkakaroon daw ng temporary lockdown dahil sa kaso ng pertussis sa bayan po ng Tagaytay, Tanza, General Trias, Carmona at Cavite City noong March 30 at 31. Pero ayon po sa CESU, wala pang kumpirmadong kaso ng whooping cough sa Cavite, Cavite City, na tiliwas din po sa nakalagay sa Peking Post na mayroon ng siyam na kaso ng pertussis sa lungsod. Kaugnay po nito, nanawagan ang CESU sa mga residente na kumuha ng mga tamang impormasyon ukol sa mga sakit at outbreak sa mga lehitimong pages lamang. Una na pong nagdeklara ng state of calamity ang lalawigan ng Cavite nitong March 28 dahil po sa naitalang 36 na kaso ng pertussis sa probinsya. Batay naman po sa datos ng DOH, 28 karagdagang kaso ng whooping cough ang naitala mula March 10 hanggang March 16, kaya aabot na sa 568 ang kabuuang kaso ng sakit sa buong bansa. Bukod dun sa binabantayan nating pertussis, ito naman yung anthrax, no? Anthrax. Pero dati pa rin ito, eh. Parang mga 90s ko pa rin naririnig tong anthrax na to, eh. Pinawi naman po ngayon ng Department of Health ang pangamba ng publiko laban nga po sa anthrax at nilinaw na mababa lamang ang banta na mahawa nito ang isang tao. Ang pahayag po ay ginawa ng DOH kasunod ng pagtaas ng kaso ng nasabing sakit sa ibang bansa, partikular po sa Laos o sa Laos. Paliwanag po ng DOH, ang anthrax na dulot po ng bakterya na tinatawag na Bacillus anthracis ay hindi po mabilis kumalat mula sa isang tao papunta sa isa pang tao, gaya ng sipon o trangkaso. Madalas anilang tumama ang anthrax sa mga livestock gaya po ng baka, kambing at tupa, kaya't yung mga veterinaryo, mga magsasaka at yung mga nag-aalaga po ng mga hayop ang mas may malaking banta na dapuan ng anthrax. Nakikipag-ugnayan na ang kagawaran sa Department of Agriculture hinggil po sa pagsasagawa ng preventive measures. Mayroon lamang 82 na hinihinalang anthrax cases mula noong 2017 hanggang 2023, habang wala pa namang nauulat na kaso ngayong taon. DZXL 558, unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, mga kasama, Pangulong Bongbong Marcos bumuo ng National Maritime Council sa gitna po ng tumataas na tensyon sa West Philippine Sea. Kasama natin sa balita, XL Radyoman 5, Chanel Salazar. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbuo ng National Maritime Council sa bisa ng Executive Order No. 57. Ito'y para palakasin ang maritime security ng Pilipinas at pataasin ang maritime domain awareness ng mga Pilipino sa gitna ng mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Sa ilalim ng EO 57, pinalitan ng Pangulo ang National Coast Watch Council sa NMC na bubuo ng mga polisiya at estratehiya upang matiyak ang isang nagkakaisa at epektibong governance framework para sa maritime security at domain awareness ng bansa. Magsisilbing chairperson ng NMC ang executive secretary habang magiging miyembro naman ang ilang mga piling government agency. Batay sa kautusan, binigyan diin ni Pangulong Marcos ang pangangailangang mapalakas ang maritime security at domain awareness para komprehensibong matalakay ang mga issue na may epekto sa pambansang seguridad, soberanya, karapatan at maritime jurisdiction sa maritime zone. Ang kautusan ay nilagdaan ng Pangulo noong March 25, 2024 at magiging epektibo sa lalong madaling panahon matapos na mailagay at hala sa Official Gazette o iba pang pahayagan. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Radyoman 5, Chanel Salazar, Tatak Arimendi, ZXL 558. Maraming salamat, Radyoman Chanel Salazar. Nangako ang Philippine Coast Guard na patuloy na magbabantay at pananatilihin ang kapayapaan sa West Philippine Sea. Alinsunod dito sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang maritime security at domain awareness sa gitna po ng mga hamon sa banta sa integridad ng teritoryo ng Pilipinas.
Ayon kay PCG spokesperson Rear Admiral Armand Balilo, nananatiling tapat sa tungkulin ng mga tauhan ng PCG sa kabila ng mga nararanasang panggigipit mula sa China Coast Guard. Makaasaan niya ang mga Pilipino na hindi magpapatinag ang PCG sa mga ginagawa ng China sa West Philippine Sea at pananatilihin ang kapayapaan. Samantala, bukod naman sa Ayungin Shoal, sinabi pa ni Balilo na paigtingin din ng PCG ang kanilang presensya sa Baho de Masinloc. TCXL 558, Unang Radyo, Unang Balita. Itinalaga po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang officer in charge ng Philippine National Police si Police Lieutenant General Emmanuel Baloloy Peralta. Ito'y kasunod ang pagtatapos ng termino ni General Benjamin Acorda Jr. bilang PNP Chief kahapon ng March 31. Sa bisa ng memorandum order mula sa Office of the President, sinabing si Peralta ang tatayong OIC ng PNP hanggang makapagtalaga ng kapalitang Pangulo sa nagretirong si PNP Chief General Acorda. Si Peralta po ay miyembro ng Philippine Military Academy, SAMBSIG, Class of 1991, kung saan bago ito mapili bilang PNP OIC Chief, ay nagsilbi siya bilang Deputy Chief for Administration. Noong December 2023, nang dapat pong nagtapos ang termino ni Acorda bilang hepe ng PNP, nang sumapit ang kanyang mandatory retirement age na 56, pero pinalawig ng Pangulo ang kanyang panunungkulan hanggang nitong Marso 2024. DZXL 558, Unang Radyo, Unang Balita. Sa iba pang mga balita, binatikos naman ng mga mambabatas ang resulta ng Pulse Asia Survey tungkol sa charter change. Sa nasabing survey, lumalabas na mayorya ng mga Pilipino ang tutol sa pag-ambyenda sa 1987 Constitution. Hinala ng mga kongresista. Bahagi ito ng black propaganda na layong pahinain ang isinusulong na pag-ambyenda sa restrictive economic provisions ng saligang batas. Kinuwestiyon ni House Majority Leader Manix Dalipe ang pagsisingit ng mga tanong sa survey na walang kinalaman sa economic chacha gaya ng term extension. Dismayado rin sina Deputy Speaker David Suarez at Deputy Majority Leader Janet Garin sa resulta ng survey na anila'y pagtatangkang hadlangan ang proseso ng chacha. Anila, plebisito at hindi survey ang pinaka-epektibong panukat ng opinyon ng publiko hinggil sa pag-ambyenda sa konstitusyon. Lumabas ang resulta ng survey isang linggo matapos sa aprobahan ng Kamara ang resolution of both houses number 7. Pinaninindigan naman ng Pulse Asia ang resulta ng nasabing survey. Habang naniniwala naman ng mga senador na sapat ang rason, na sapat na rason ang survey upang hindi madaliin ang chacha. DZXL 558, Unang Radyo, Unang Balita. Gising na! Balita na! Kuya Zander Kayabyab at Rajaman Jane Martin para sa RMN DZXL. Mga kasama, ang bahaging ito'y hatid po sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito po ay may taglay na antioxidant at anti-tumor properties na tumutulong maiwasang tubuan ng bukol ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule mabibili po sa mga butika, available sa South Star Drugstore, TGP at sa Watson's. Hanapin lang po ninyo yung may tatak Yes to Health o Doxa Maritan pagbili nyo. Sa bending po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santon Plus at Santon Gold, palakas ng immune system, labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bakterya. Mag-Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C na pinalakas po ng Santon, mabibili sa mga butika. Para sa inyong mga reservation, tanong at order, tumawag lang po or mag-text sa DZXL 558-0927-499-1276 at hanapin si Boss Ray Albesa. Pwede rin pong pumunta ng personal para bumili sa Yes to Health Center sa Unit 7 ng Crownland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia Avenue sa Quezon City. At para naman po sa mga mahilig uminom ng kape pero nangangambang maging acidic at maapektuhan po ang inyong kalusugan, bakit hindi po ninyo subukan itong Santon Plus Coffee Mix? Napatunayan po ng mga eksperto na ito'y makatutulong na patibayan ang ating immune system at labanan po ang iba't ibang uri ng mga karamdaman. Ito po ay may taglay na mangosteen, malunggay at soya na nakatutulong din pong balansin ang testosterone level ng mga lalaki. Para po sa inyong mga order at delivery, 0927-499-1276. At sa mga naghahanap nga po ng food supplement na epektibo, yung may mga diabetes, hypertension, maruming dugo na nagdudulot ng iba't ibang mga sakit, subukan din po ninyo
Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold po ay mas pinabisa, mas pinuhusay at mas pinagaling dahil ito ay extracted mula sa ampalaya, mangosteen, malunggay, garlic at spirulina. Para po sa inyong mga reservation, tanong at order, again, ito po ang aming numero. Tawag lang po or mag-text 0927-499-1276. Mabibili din po ang Santon Plus Gold sa Mercury Drug, Watson's Pharmacy, All Green Pharmacy, All Day RX, Generica Drug, South Star Drug, TGP. Gayun din po sa Lazada or sa Shopee. Hanapin lang po ninyo ang Yes to Health 2011. Good morning sa mga nagpadala po ng kanilang mga mensahe. Huwag muna natin ubusin lahat. Si Ma'am Lucy Tangent, Ma'am Vilma Kilang Viesca, si Ma'am Cristina Castillo, Ma'am Josefina Castillo, Shirley Romero, Christian Albert Herrera, Ma'am Vici Ferrer Arago, from Cagayan Valley. Di ba sa Cagayan Valley yung ano, mainit na panahon? Oo. At saka yung mga, may mga nalunod. No, parang top 2 sila. Cagayan kung, Valley ba yun? Oo, yung sa binasa natin kanina. Kasi maraming ano dyan eh. May ilog, may mga beach, mm-hmm. 'di ba? Calabarzon kasi maraming dagat sa Calabarzon din. Si Ma'am Margarita Pizarro, kanina pa raw siya nanonood 4 AM. Maraming salamat. At si Ma'am Margarita Pizarro, thank you so much. Ayan, hello, good morning kay Maribel Tequilio Oxales. Siyempre, kina Ma'am Nora de la Cruz at Anastasia Constantino and Jess Constantino ng Nueva Ecija. Sabi niya sa kanila daw ay ilog. Ang swimmingan. Oo, ang kanilang swimmingan na ilog. So pagtalon mo sa ilog, pag angat mo may dala-dala kang dalag. O kaya hito. Hito kuya, no? Si Chop Kabage ng Makati City. Good morning, Erlinda Manalo ng Sampaloc, Manila. Si Abby Bulesa ng Numancia, Aklan. Tristan Wyatt Gulay. At si Gemma De La Cruz ng North Zagaray, Bulacan. Ayan, hello sa YouTube po. Maraming salamat po sa maraming nanonood ngayon. Siyempre yung mga nasa radyo, no, na hindi na lamang nakakapag-text sa atin. Kagaya ng Laybag Family, thank you so much. Batiin ko na rin kuya si Jopay De Leon na kanina pa nagpapadala ng mga puso. Ayan, salamat. Good morning sa iyo, Jopay. At ngayon po ay 12 days before the birthday of Ate Jane Martin. Ano ba yun? May pa-countdown. Kala mo bagong taon go. Eh. Happy birthday! Naksang aga naman. Sa mga taga Muntinlupa, huwag po kayong pumunta doon kasi nasa Batangas siya. Oo. Itinago eh, no? Nagtago. Diyan lang kayo mga kasama, marami pang balita. Radyo Man Xander kayo Biab. At Radyo Man Jane Martin. Magbabalik pa ang unang radyo. Unang balita. TCXL 558. Unang radyo, unang balita. 5:42 ang oras. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Hi, I'm Chef Jojo Javier. Mahalaga sa akin ang MX3, kaya parte ng aking routine ang pag-inom ng MX3 capsule. Ang kalusugan ay priority ko sa lahat. Masarap mabuhay nang walang inindang sakit sa katawan. Kailangan balanse ang food choices. Meron kang vegetables, meron kang fish and chicken. Plus, dinagdag ko ang MX3 capsules at MX3 coffee. Ganado ako magtrabaho dahil balanse ang aking lifestyle. And for me, life is sweeter with MX3. Ako po si Chef Jojo Javier. Binib ako sa MX3 kaya ako ay umiinom ng MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko. Smart 2. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart. Ang galing for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11-13.
Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. DCXL News, ang himpilan ng RMN. Kuya Zander Kayabyab at Rajaman Jane Martin para sa RMN DZXL. DZXL 558,
Unang Radyo, Unang Balita. Uy, public service announcement ho tayo mga kasama. Magpapatupad po ng power interruption ng Meralco sa bahagi po ng bagong kalsada street simula po Gold Rock hanggang M. Naval Street sa Navotas City. Magsisimula po yan bukas, April 2, simula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon dahil meron pong papalit ang mga poste sa nasabing lugar. Samantala, magkakaroon din po ng kaparehong aktibidad na sasabayan po ng power interruption sa bahagi naman po ng Arnaiz Avenue sa Barangay San Lorenzo, Makati City bukas din. Alas 11 naman po ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Kaya naku, mag-charge na po. Kasarapan ng tulog yan po yan. Tapos biglang luck mawawala ng ano, ng kuryente. Magigising ka na lang, ano, lagkitan ka na sa powers. Kaya ba't parang nasa ano kami ngayon? Nasa bubong kami natutulog kasi ang init. Kaya alam mo kuya, ano mong ginawa ko? Umorder ako ng ano, ng electric, ay ano, rechargeable. Oo, solar. Wow. Na electric fan. Na electric fan, pero solar siya. Para bilad-bilad na lang sa araw. Paano yun, ibibilad mo yung mismong ano? Yung panel. Ah, may hiniwalay siyang panel. Oo, nakahiwalay siya. Kala ko yung electric fan, ilalabas mo sa bahay tapos mo. Tapos after nun, isasaksak mo lang siya dun sa electric fan. Tapos yun, na-under na siya. Ah, ang galing. Magkano? Oo, may ganun pala. Actually, ano siya? 1.6 siya. Pero kasama sale siya. Oo. So, nabawasan pa. Tapos, dahil may mga voucher-voucher tayo. Dahil lagi ka bumibili. Voucher, lagi ka bumibili. Nakuha ko lang siya ng ano, 800 plus. Ah, 800 lang? Oo. Mamaya dadating. So, babalitaan ko kayo kung gumagana. Kung gumagana o hindi. Baka mamaya niloloko tayo ng seller. Charing. Tatry po natin. Oo, ayan. Uy, alam mo ha? Mm-hmm. Jai, mag-sports ka ba? Ayun. Ah, okay. O, sports muna. O, sige. Mag-sports muna tayo. Sa pagbabalik na lang natin. Pagkatapos po ng patalastas ay ang sports balita ng ating sports authority, fresh na fresh from ano Bully ba? Now and forever. Bully Now. Tsaka ano, Pangasinan of your business. Wow, grabe. Tsaka saan ba sila galing? Ayan, mamaya pakwento tayo. Nagtagaytay ba rin sila? Uwi ba ng Tagaytay? O, kung ikaw ay naka-solar na electric fan, si Sir Jose Ray Parcon ay nakikinig sa transistor radio sa Marikina City. Uy, hello. Salamat, po. Sir. Good morning. Pag na-survey naman kayo ng Kantarat, Nielsen, banggitin nyo naman po DZXL News RMN Manila. Oo. Pag may nakita ho kayong nagsusurvey, kahit hindi ho kayo ang tatanong, oo, tawagin nyo na. Nyo na po. Ako na lang ho i-survey nyo. Sabi nyo, ako ang tanongin ninyo. DZXL po ang sagot namin. Nagpiprint lang ho si Jairus Peña, Florida. Oo. Magbabalik pa ho kami ha, Radyo Man Xander Kayabyab. At Radyo Man Jane Martin. Magbabalik pa ang unang radyo. Unang balita. Ang oras po ay 5:51. Good morning! Hi, I'm Chef Jojo Javier. Mahalaga sa akin ang MX3, kaya parte ng aking routine ang pag-inom ng MX3 capsule. Ang kalusugan ay priority ko sa lahat. Masarap mabuhay nang walang inindang sakit sa katawan. Kailangan balanse ang food choices. Meron kang vegetables, meron kang fish and chicken. Plus, dinagdag ko ang MX3 capsules at MX3 coffee. Ganado ako magtrabaho dahil balanse ang aking lifestyle. And for me, life is sweeter with MX3. Ako po si Chef Jojo Javier. Biniba ko sa MX3 kaya ako ay umiinom ng MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa.
Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya mga tupa palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol kung paanong kilala ako ng Ama at siya kilala ko. Gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talagang sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng ganun ang isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo'y muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa puok na dating pinagbautismuhan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa Kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos. DCXL News, ang himpilan ng RMN. DCXL 558, unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Sports. At sa atin pong sports balita, San Miguel Beer Men, wagi kontra Phoenix Fuel Masters sa nagpapatuloy na PBA Philippine Cup. Kasama natin mula po sa Bulinaw, Pangasinan, fresh from Bulinaw. Mula po RMN Sports, ang ating sports authority, Radyo Man Jairus Peña, Florida. Good morning, Jairus! Good morning, Kuya Sander at Ate Jane. Hindi raw ako kita. Wait lang. Sa yan? Camera. O, oh, ayan. Siya na raw mag-a-adjust. Gusto mo dito ka? Halika dito. Naiiyak po ako. Dito ka, Jai. O, dali. O, ayan. Kami po ay nag-aayos ngayon ng aming hindi pwedeng hindi makikita angulo. Si Jairus. Oh. Good morning ulit, Jairus Peña, Florida, ating sports balita. At good morning ulit, Kuya Sander at Ate Jane. Ito na nga, bumabalik na ang laro ni San Miguel Beer Men star Junmar Fajardo matapos ang kanyang injury sa naging laban ng SMB kahapon, Easter Sunday.
Tinalo nila ang Phoenix Fuel Masters sa nagpapatuloy na 2024 PBA Philippine Cup. Nagtala si Junmar ng 13 points, 12 rebounds at 3 assists. Para kay Pajardo, espesyal sa kanya ang panalo lalo na nataon nito sa Easter Sunday. Matatanda ang hindi nakapaglaro si Junmar sa 2025 FIBA Asia Cup qualifiers dahil sa calf injury na natamo naman ito sa finals ng PBA Commissioner's Cup. Sa ngayon, nakatutok ang SMB sa sunod nilang makakalaban na Barangay Ginebra na gaganapin sa Friday, April 5, alas 7:30 ng gabi. At yan ang ating balitang sports dito sa Unang Radyo ng Balita. Ako si Radyo Man Jairo Spanya, Florida. Tatak, Armen. Saan ka galing? Saan sa... kayo galing noong weekend? Sa Bulinaw po. Speaking of Bulinaw, nakikinig sa atin ngayon si Ma'am Maricel Nipal, Ma'am Philin Kate Nipal, and Ma'am and Sir Mark Anthony Bonita na taga Bulinaw, Pangasinan. Santos siya kabuhasan po. Ha? Tama po ba? Masantos siya kabuhasan. Oo yata. Masantos siya agyo. Ayan, nakikinig sila ngayon sa radyo. Abot tayo hanggang Pangasinan, no? Hanggang West Philippine Sea. Dapat binato mo ng radyo yung mga China Coast Guard. Para mapakinggan nila yung broadcast natin. So, kamusta ang Patar? Kamusta ang Bulinaw, Jai? Tulad din ng ibang mga dagat siguro, punong-puno po ng Holy Week. Nakapag-swimming kayo? Nakapag-swimming naman po kasi nakahalata naman sa... Sa edad? Sa kulay. Sa amoy. Sa amoy. Ay, akala ko nga ano, sabi ko parang ang dilim dun sa ano... Sa side na yon. Sa side ni Jai. Ako po mismo. Siya pala mismo ang nangitim. Sa, ilang oras ang biyahe mula sa Metro Manila kung pupunta ng Patar? Medyo mabilis kami ngayon. Naka 5 hours lang po kami. Wow! 5 hours lang ba? Kasi may sarili silang sasakyan, kuya. Pero anong araw kayo umalis? Mga 11 ng gabi. Wednesday ng gabi po. Hindi ba kayo Wednesday na traffic? Gabi. Kasi di ba ganung oras ang dami nang umuwi? Traffic lang po yung sa ano, paglagpas lang ng NLEX dito sa Valenzuela po. So, nung nandito pa kayo sa Metro Manila, dun lang na traffic? Apo. Tapos paglagpas na ng... Medyo mabilis na. Dire-diretso na. Sana all nakapagdagat. Kaya nga. Oo. Samantalang ako no Holy Week, wala, gusto ko lang talaga humilata at, sa baon. At magnilay. O magnilay, mag-pray. Kala mo talaga eh, no? So, kamusta naman ang napagnilayan mo, Jane Martin? Ayun, alam mo, sa bahay lang talaga ako, kuya. Uh-huh. Yung mga pinsan ko, nag-aaya din talaga na mag-swimming. Sabi ko, naku, ayoko, gusto ko magpahinga. Gusto ko sa bahay lang ako, matutulog ako, mag-TikTok, manonood, ha, hindi magsasayaw. Kaya lang, upo-upo, ganyan. Naglinis, general cleaning, lagi naman. So parang bukod sa paglilinis ng kaluluwa, paglilinis din ng bahay. Bukod sa paglilinis ng mga budhi. Oo. Ayan, syempre pati bahay dapat malinis, di ba, Jai? So, kamusta naman ang iyong bakasyon, Jairo Spenya, Florida? Okay naman. Maganda yung music natin eh. Maganda yung music eh. Parang ilang beses mo patatanungin si Jai kung kumusta ang bakasyon. Kasi ano eh, bukod doon, meron ka bang mga plano pa sa mga susunod na buwan, ganun? Maganda po doon, ma'am. Masarap balikan po pag ano. So doon kayo mag-honeymoon pag ano? Bulinaw. Favorite place mo na ang Bulinaw? White Sand. White Sand po kasi. White Sand. Sa Patar, White Sand. Wow. Nakapag-Bulinaw ka na rin, Ate Jane, di ba? Sa Patar din. Ah, pero wow. hindi ko narating yung napuntahan nila. Parang mahal ba dyan? Sakto lang naman. Hindi nakasagot? Pero kasi, natagal ko na kuya, 2020 pa. Yung, bago mag-pandemya. Bago mag-pandemic. Ayun. Bago nagka-lockdown. Mm-mm. So maraming salamat sa iyo, Jairo Spenya, Florida. Mula RMN Sports ay dumayo pa sa atin. At magsusulat ka pa. Huwag na nating ibabal. Kami naman po ni Jane Martin. Ay ngayon na rin ba tayo mag-showbiz? Go na? Later na? Mamaya na kasi ano na. Sige, kami naman po ni Jane Martin ay hanggang alas 7 pa ng umaga. Dito po sa Unang Radyo, Unang Balita. Sana po samahan niyo pa rin kami. Marami pa mga balita, mga komentaryo at panayam. Radyo Man Zander Kayabyab at Radyo Man J. Martin. Magbabalik pa ang Unang Radyo, Unang Balita. Oras sa buong Pilipinas, 6:03 na po. Good morning! That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.
Sorbon Plus Herbal Capsule. Ako si Jessa, 25 years old. Dati may leukemia ako. Kasabay sa pag-take ko ng aking mga gamot, ang Sorbon Plus Herbal Capsule. Ang laking tulong talaga ng Sorbon Plus. And finally, I'm a leukemia survivor. Sorbon Plus. Mabibili sa mga butika. Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye dumit mancha. Hello Bright Bar Blue. Isang laban lang yan. As tested ang common and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Mga karamdaman ba ang problema mo? Subukan ang bago Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling. Makatutulong sa paglunas sa mga pamamaga, bukol at iba pang karamdaman sa iyong katawan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Hirap magpahinga? May mga gamot para dyan. Pero relax. Mag-Efficacent Oil. Sa unang amoy at hagod, ramdam ang ginhawa na trusted by all. Unahin ang trusted ginhawa. Unahin ang Efficacent. Methoxylosulite Top 4 plus menthol is the generic name of Efficacent Oil. If symptoms persist, consult your doctor. Efficacent Oil. Ang mura at pinagkakatiwala ang ginhawa na pamana ng pamilyang Pilipino. Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Ito ang DCXL News. 558 kHz. 6 na dekadang maaasahan sa balita at serbisyo publiko. Ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila. Live sa radio at online. Oras sa buong Pilipinas, 6:06. Hoy! Gising! At makibalita sa programang Panalo sa Umaga, ang CMMA Best News Program. Unang radyo, unang radyo, unang balita, unang balita. Hatid nina Sander Kayabyab at Jane Martin ang mga balita at impormasyong dapat mong malaman. Unang radyo, unang balita, unang radyo, unang balita sa DCXL News. Live sa radio at online. Unang radyo, unang balita. Nagbabalik ang unang radyo, unang balita. Radyo Man Sander Kayabyab at Radyo Man Jane Martin. Kayo po ay nakikinig sa DZXL 558 kHz sa inyong mga talapihitan. Ito po ang Mega Manila Station ng RMN Radio Mindanao Networks Incorporated. At napapakinggan din ho tayo ng live sa Satellite at sa Signal TV. Good morning! Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa ating Facebook at YouTube Live sa DZXL News. Magandang umaga! Ayan! Batiin natin yung mga nagpadala po ng kani-kanilang mga mensahe sa ating YouTube channel. Si Ma'am Anastasia Constantino, yun sabi niya nga raw, sa kanila raw ay ilog yung siniswimmingan. Si Sir JP Naredo, Happy Easter po sa lahat! Si Ma'am Melanie de la Cruz, good morning beautiful and handsome anchors of RMN, salamat po. Si Sir Efren Colendres, good morning po Xander and Jane. Buo na naman ang araw ko, narinig ko na naman ang boses nyo. Tara, kape po tayo. Salamat po, sir. Wow, thank you po. Alexander Carlos, good morning po. Chop Kabagyo ng Makati City. Si Melanie de la Cruz, welcome back. Ayan. Ay, salamat po. Roberto Aguinalde, maupay na aga. Happy Monday. Stay safe and God bless. Thank you po. Salamat po ng marami. Sabi ni Roberto Aguinalde, Ma'am Jane, magpa-spaghetti ka. Oo. Sa birthday ko. Hindi naman talaga nawawala ang spaghetti sa ating mga pag sa birthday, ano, sa birthday. Pambansang handa yan eh, spaghetti. Madali lang din kasing gawin. Oo. Nakapagluto ka na ba ng spaghetti, kuya? Hindi ako ang nagluluto kasi baka sumablay. Nanay ko ang nagluluto. Oo, dapat subukan mo. Kasi ako sinubukan ko, sablay nga. Diba, sabi sa'yo eh. Pero sa una, ganun talaga. Try and try until you succeed. Randy Santisas, shout out. Si Tess Balid, good morning. Jopay De Leon, ayan, si JP sa umaga, si Jopay sa gabi, magandang umaga. Sino pa ba?
Si Irene Luterio Magdaong at si Rosalito Magpantay ng San Pablo City, Laguna. Good morning. Ayun, magandang umaga po sa inyo. At nabanggit po kanina ni Jairus Peña Florida na silang araw ay na-traffic noong tawag din eh, yung bagong mag Valenzuela, pero after Valenzuela sa NLEX, dire-diretso naman na raw yung traffic. At kaugnay po niyan, Ate Jane Martin. Ay, eto po, nasa linya na po natin ng grabe, napakaaga. Oo. Si Sir Robin Ignacio, ang Senior Manager for Traffic Operations ng NLEX. Good morning po, Sir Robin. Good morning, sir. Si Xander po ulit at si Jane. Good morning po. Ayun, opo. Una po sa lahat, sir, yun pong ating sitwasyon ngayon sa pagbabalik po ng ating mga kababayan galing ng mga lalawigan sa norte, pabalik po ng Metro Manila. Kamusta po ang sitwasyon ngayon sa North Luzon Expressway at ECTEX? Opo, kagaya po ng ini-expect natin, bagamat ang ECTEX ay maluwag po ngayon, dito lang po sa banda ng NLEX mula po Marilao area, Misawayan area, hanggang Balintawak, eh, medyo marami po yung papasok ng Metro Manila ngayon. Kaya as early as alas 5 po na, 5 a.m. po ngayon, nag-implement po ulit kami ng counterflow at tuloy-tuloy po tayong may counterflow ngayon. So maayos-ayos naman po yung daloy ng traffic po natin kahit medyo marami po yung papasok ng Metro Manila. Oh, so ngayon po natin nararamdaman, no, yung traffic naman sa southbound lane ng NLEX. Meron na po nung Saturday at ganun din po kahapon, ano, Sunday po. Ito ay mukhang yung tira na lang po, yung mga humahabol po na papasok. Opo. Lalo-lalo na po yung papunta ng mga opisina. Mm-hmm. Kumbaga last na ito, last na sigwada na siguro. Opo, maaari po, or baka naman po may konti pa mamayang hapon, pero halos konti na, konti na lang po yun kumpara ngayon. Mm-hmm. Yan yung... kahapon. Yan yung ano, sir, no, yung mga nag-extend pa ng leave, yung tsaka mga didiretso na ng opisina. Oo, pwede. Opo, maaari po, at saka yung talagang papasok po ng opisina, kasi every Monday meron po tayong volume na ganito po. Ah, mga taga-Pampanga, Bulacan, tas dito nagtatrabaho. Oo. Sir Robin, nung Miyerkules daw po ay nagkaroon ng matinding pagsisikip ng traffic sa NLEX, kasi ang naging problema, may mga RFID na hindi po nababasa. At ang sabi po ng kamera ay ipatatawag daw po ang mga opisyal ng NLEX para po pagpaliwanagin. Opo, nung Miyerkules, meron nga po tayong pagsikip ng daloy ng traffic po, papasok po ng NLEX papuntang norte. Ano po. Ito, po, ito na po kasi yung unang bugso ng dagsa ng palabas ng galing Metro Manila. Mm-hmm. At yun pong observation or sinasabi nila na may problema po sa RFID. I think pareho lang naman po yung sitwasyon kahit nung Huwebes, ano po, na inaasahan namin pag makuha namin yung figure ay mas marami pa rin po yung lumabas ng Metro Manila nung Huwebes, pero wala tayong na experience na ganito po, ano. Yun po mga problemang lumalabas po, ano po. Meron pa rin naman mangilan-ngilan, pero ito po ay dahilan ng yung kanilang RFID ay maaaring may problema na hindi na binabasa na maayos ng system. So kailangan po talagang pa-check na nila at mapalitan po. Kasi meron lang din pong lifespan ng sticker, ano po. At lalong-lalo na po kung talagang meron pong na-scratch or na-damage. Kaya kailangan po patingnan ito. Pero yung aming system po ay, yun po, masasabi natin na wala naman pong problema kagaya nung Huwebes or nagdaan na araw. Ang nag-aggravate pa po ng ating pagsikip ng daloy dito sa papasok ng Balintawak, Mindanao at saka Karuhatan ay yun nga po, dagsa ng volume, nagsama-sama po ito. Kaya pagka nagsama-sama po ito, medyo kinakapos yung ating carriage lane po from yung merging po dito sa Smart Connect hanggang May Kawayan area. So after May Kawayan area, tama naman po, ano, after May Kawayan area, mabilis-bilis na po yung daloy ng traffic po natin. At ganun din po na sa mga oras na yon, bigla pa pong bumuhos yung ulan, kaya medyo nagpabagal pa po dun sa daloy ng traffic natin. So, ang system po namin dito sa Balintawak, lalong-lalo na pag mahaba, kaya naman po nating itinataas na lang po yung barrier.
Dahil yung system po natin ay nababasa naman po lahat yung ano na basta may RFID po na dito sa RFID lanes. Pero hindi namin magawa po yun nung Miyerkules kasi nga po nagbagal yung daloy ng traffic dahil sa volume tapos umulan. So kahit buksan po natin, hindi talaga makakapasok na mabilisan po yung nakapila dito sa Balintawak sa toll plaza. Mm-hmm. Kasi dahil nga ano yun, naipon eh. Opo, nung Webes, na kung saan eh, talagang napakarami din po yung dumaan ng Enles Panorte, nakita po natin na halos walang pagpila, wala pong pagpila dito sa ating mga toll plaza, lalo-lalo sa RFID. Kung meron man po, nakakapag-implement din po tayo ng barrier app. Kaya ang napuno naman po ngayon nung Webes ay yung main carriage day. Bagamat napuno, pero maayos pa naman po yung ating takbuhan. So, minsan pagka ganyang dagdagsaan po talaga, may problema na po yung capacity po ng ating expressway. Opo, kumbaga maraming factor yung naka-apekto, kaya yes, ganun. Pero sir, opo, ang ano po ba, sina House Speaker Martin Romualdez po ba or ang Kamara po ay nagkaroon na po ng pagkikipag-ugnayan po sa NLEX regarding nga po dito sa plano po nila na ipatawag po ang mga opisyal ng NLEX? Ay, iyon po ang wala pa po akong information. Maaaring sa top management po namin, pero sa level ko po wala pa po akong ano kung meron na pong pagpapatawag po na ganyan na ginawa ng House. Opo, sir. Opo. Sir Robin, maraming salamat, salamat po. Sa araw-araw po ninyong po ano pag-update po sa amin. Maraming salamat po. Yes, thank you, sir. Magandang umaga po. Ayan, si Sir Robin Ignacio, pong NLEX Senior Manager for Traffic Operations. Ano no, yung dun sa pagpapatawag ng kamera nila House Speaker Martin Romualdez at saka nila Congressman Erwin Tulfo, baka wala pang formal show cause order or parang subpoena or anuman, wala pa no, wala pa siguro sa ngayon. Siguro baka ito ay kumbaga parang plano-plano pala na pag-uusapan. Ayun. Pero kasi kagaya nga nung nabanggit ni Sir Robin, sa tuwing Holy Week talaga, Holy Week, yung Pasko, bagong taon, tsaka yung ano ba yung isa pa nating holiday pero may pasok tayo. Ano ka ba? Araw ng mga patay. Ah, oo, di ba? Lagi naman 'yan sa NLEX. Oo. Actually kahit sa SLEX ganun din eh. Laging ma-traffic kapag ganitong panahon. Mm-hmm. Volume talaga 'yan, volume. Kumbaga parang ano eh, gaya na sinabi ni Sir, parang kumbaga patong-patong na factor na, di ba? Na parang mahaba na yung pila. Uh-oh. Tapos kahit itaas nila yung barrier, hindi talaga siya uusad ng mabilis kasi nga umulan pa. Yes. Alam naman natin kuya, kapag ka umuulan, bumabagal ho talaga ang andar ng mga sasakyan kasi syempre hindi rin sila pwedeng magpatakbo ng mabilis, 'di ba? So bumabaha pa sa ilang parts. Yun. Tsaka sabi niya no, may parang lifespan yung ating RFID. Plastic lang kasi yun, parang scotch tape. Oo. Na pagka sobrang naulanan na o naarawan, mukhang kailangan nang palitan. Actually, gusto din. Gusto ko sana pang itanong kay Sir Robin, kailangan na natin siyang bitawan na kapag nga ba nauulanan, talagang nahihirapang basahin. Ang base experience ko, no, pag malakas ang ulan, hindi binabasa. Hindi talaga binabasa. Siguro kasi dahil, di ba yung sticker, basa. Kumbaga na natatapatan ng mga tubig, parang ganun. Kaya parang hindi talaga binabasa. Nahihirapan so, yung mga sabihin, machine. So ibig sabihin, kuya, since may lifespan ang mga RFID sticker, kailangan siyang palitan. Oo, magpapakabit ka na naman. Every, ano? Siguro baka once a year. Parang ganun siguro. Depende rin siguro no, kung gaano siya na-expose masyado sa ulan. Yung mga may covered parking, siguro baka 2 years pwede. Oo. Parang ganun. Pero yung mga wala. Matututong, natututong. Uh-oh. Yung plastic. Speaking of natututong, ang init ng panahon, Ate Jane. Grabe. Oo, talagang parang ang hirap kumilos. Yung parang konting kilos mo pinagpapawisan ka, kuya. Papayat ba tayo ngayong summer season? Ay, siguro kung ano, kung maghahagdan ka talaga araw-araw, dapat paakyat, hindi ka ba? Dapat yung paakyat. Kaso mali yung discarte mo. Natatakot ako eh. Natatakot akong umakyat ng hagdan ng alas 4 na ng madaling araw eh. No? Baka ma-experience ko yung na-experience ni Maika nung Biyernes eh. Ay, talaga? At yun nga po mga kasama, dahil sobrang init ng panahon, ulitin lang po natin ha yung mga nagsuspend po ng face-to-face classes. So face-to-face classes to, ibig sabihin, May pasok pa rin. So shift lang po sila sa online class or sa yung alternative module.
Oo, yan. Yung mga alternative learning, ayan. Sa Iloilo City po, ayan, from preschool hanggang senior high school, public and private, wala pong face-to-face classes until tomorrow. So hanggang bukas, pero depende pa. Kung halimbawa magtuloy-tuloy yung mainit na panahon, baka depende, pwedeng ma-extend pa siya. At kanselado din po ang in-person classes sa Roja City Capiz, gayon din po sa Bacolod City, pre-elementary hanggang senior high school. Tapos yung mga private school na mga de aircon. Depende. Oo, depende ho. Kayo hong bahala kung mag-suspend din po kayo ng face-to-face classes. Mm-hmm. All levels din po, public and private, sa bayan ng Enrique B. Magalona. At hanggang ngayong araw lamang po ang nasuspindido ang face-to-face classes sa Kabankalan, Negros Occidental. So ito po ay puro sa Visayas. Mm-hmm. Baka ano rin, no? Baka meron ding option sa mga opisina na yung iba work from home. Oo. Depende sa industriya, no? Mm-hmm. Sa atin hindi pwede. Sa mga nasa ospital hindi pwede. Alam mo, dapat may mga trabaho kasi na pwede talaga, 'di ba? Na pwedeng i-adapt yung ano, yung work from home. Pero may ibang trabaho na hindi pwede. Sobrang init siguro kasi dun sa pwede. Para 'di ba, nakakatipid din tayo sa konsumo sa kuryente, sa mga establishments. O baka pwede rin nga na work from home or ampayagan yung mga empleyado na yung magsuot ng mga maaliwalas na damit. 'Di ba? Yung hindi kagaya nung kasi may ibang office na naka-uniform. Nga, 'di ba? Medyo makapalang tela, ganyan. Yung mga gwardiya nga sa labas eh, 'di ba? Parang yung mga uniform nila parang makapal. Oo. Parang nakakahinga pa ba sila, parang ganoon. At yun nga rin, magkaroon din po ng mga water break. Ayun. No? At unawain din po yung mga nagtatrabaho halimbawa sa construction. Baka pwedeng from 10 to 5. Ano? Buong shift hindi nagtrabaho. Hindi, baka pwedeng agahan. O pwede rin. Ang pasok nila ay 3 a.m. Kaso pag may nagpukpok naman sa kapitbahay mo, may mamamato sa kanila. Bigla-bigla na lang may ililipad na na flying saucer. Hindi naman pwedeng night shift ang kanilang trabaho. Siyempre, tulugan 'yun, kuya. yung mga enforcer natin, mga MMDA, mga LGU. Yes, yung mga nagtitinda sa labas. At saka yung mga delivery rider. Yes. Baka pwede yung, ewan ko, suggestion ko lang, baka pwedeng huwag tayong bumili ng lunch. Kasi sobrang init, no? Sobrang init. O kaya agahan na natin. Yung pang-lunch natin, orderin mo ng 9 a.m. Hala, hindi na masarap. Malamig na. Sabi, hindi, kaya po namin yan. Kasi, kumbaga, or ano na lang, para ano tayo, pare-pareho po tayo na, pwede rin naman na, di ba, sa halip na yung nakagawian mo na, na nagpapadeliver ka ng lunch, magbaon ka na lang. Para hindi mo na kailangang magpadeliver. Sabi naman ng mga delivery rider, wala naman kami kita. Inaalisan nyo kami ng kita. Hindi, ganito na lang. O sige, umorder ka ng tanghali. Sobrahan mo ng isang Coke float. Tapos bigay mo na yun sa rider. Para naman pwede. Sila ay ma-refresh naman. Pwede. Ayan. Sa aming pagbabalik, marami pang balita. Radyo Man Xander Kayabyab. At Radyo Man J. Martin. Mabilis na commercial lamang po. Magbabalik pa ang unang radyo. Unang balita. Ang oras sa buong kapuluan. Ang oras, 6:22. Good morning! That time check was brought to you by PhilHealth. PhilHealth para sa bawat Filipino. Para sa liver lovers, Liver Aid pa din. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid with proper diet and exercise araw-araw. Liver Aid Silymarin Capsule. Be a liver lover. Liver Aid na! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liver Aid pa din. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid with proper diet and exercise araw-araw. Liver Aid Silymarin Capsule. Be a liver lover. Liver Aid na! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Napaparami ang inom? Dapat may proteksyon ng Liver Aid. It's Liver Lover. Boys, ang Liver Aid Silymarin Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Boom! Papaya! White Rose Papaya! Yeah! Boom! Butika! In 7 days! Oh yeah! White Rose Papaya! New White Rose Papaya!
may double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Boom! Puti ka! White Rose Papaya! Yeah, 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 yeah! Papaya puti! Papaya fast! White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS! Sunfon Plus Herbal Capsule. Ako si Roy, taga Santa Rosa, Laguna. Malabo yung bata ko. Sabi ng doktor, may glaucoma daw ako. Pero tinry kong uminom ng Sunfon Plus Herbal Capsule. Inaraw-araw ko, nawala yung glaucoma. Nabis talaga yung Sunfon Plus Herbal Capsule. Sunfon Plus! Magbibili sa mga butika. So, patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sunfon Plus Gold. Mga pala si Tony. Problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Sunfon Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako. Sunfon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Spend an evening with James Taylor. And his all-star band. Never I see your smile. The American icon is back on tour April 8th at the MOA Arena. Multiple Grammy Award winning James Taylor and a night full of his biggest hits. With special guests Ai Segura and Noel Cabangon. Tickets at smtickets.com. James Taylor from Ovation Productions, Blast TV, and DZXL 558. Sunfon Plus Coffee Mix. Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Sunfon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Sunfon Plus Coffee Mix. Sunfon Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Are you ready to electrify? Debbie Gibson is coming back to Manila for an ultimate trip back to the 80s with her electrifying songs. Electric Youth, 35th Anniversary Show, an evening with Debbie Gibson, April 26, 2024, 8 p.m. at the New Frontier Theater. Get your tickets at any Ticketnet branch nationwide or via www.ticketnet.com.ph. Get your VIP meet and greet tickets exclusively via www.randommindsync.com/Debbie Gibson VIP. Electric Youth, Electric Youth, 35th Anniversary Show, an evening with Debbie Gibson is presented by Random Minds, an official radio partner, DCXL News 558. Electric Youth. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste. Tanggaling galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko. Smart 2. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Magandang araw po. Ito po si Venus Ra. Ngayong pandemic, serving others is the best. Sa pagtutulungan, patuloy ang ating laban sa buhay. Kaya dapat always healthy with proper diet, exercise, and MX3 Coffee Mix to ignite my day. Lagi akong focus, active, at MX Extraordinary. Because the most important things in life deserve
nothing less. MX3 Coffee Mix, my choice. DCXL News, ang himpilan ng RMN. Andyan pa kayo. Hoy! Gising! At makibalita sa programang Panalo sa Umaga, ang CMMA Best News Program. Unang radyo, unang balita. Hatid nina Sander Kayabyab at Jane Martin ang mga balita at impormasyong dapat mong malaman. Unang radyo, unang balita. Sa DCXL News, live sa radio at online. Unang radyo, unang balita. Nagbabalik ang unang radyo, unang balita. Radyoman Xander Kayabyab at Radyoman Jane Martin. Ngayon po ay nakikinig pa rin sa DZXL News 558 kHz sa inyong mga talapihitan. 6:29 ang oras, kuya. Ayan, at simula nga po ngayong araw, Lunes, April 1. Balik na muli po ang biyaheng Lucena-Calamba at balikan ng Philippine National Railways. Alas 5 po ng umaga kanina, ang unang biyahe ng tren mula Lucena papuntang Calamba. 5:45 naman ang hapon ang daan ng tren mula Calamba pabalik ng Lucena. So isang trip lang? Ay talaga tama ba? Tama ba? Or baka ano yan, baka every 30 or 1 hour. Matatanda ang Marso 28 nang magtigil operasyon po ang mga biyahe ng PNR sa buong Metro Manila naman. Ay oo nga no. Ano ba yan? Last trip ba yan? O yan lang yung tanging biyahe? Siguro yan lang. Nanggagaling talaga biyahe. Yung tren sa Lucena. Papunta siyang Calamba. Malayo so, rin kasi yan eh. Oo. Malayo kasi yan. Kasi Quezon ang Lucena, di ba? Quezon Province. Tapos Calamba, Laguna. Oo nga. So 5:45. So yung Calamba-Lucena, 5:45 ng hapon. Mm-hmm. Tapos yung Lucena-Calamba, kinabukasan na 5 a.m. Yung pabalik na tren. Same Oo. Babalik siya kinabukasan. Malayo rin niya. So isa-isa lang, isang papunta tapos pabalik. Matatandaan nga po na noong March 28 ay itinigil na po ang operasyon ng PNR sa Metro Manila para magbigay daan naman po sa konstruksyon ng North-South Commuter Railway. DZXL 558, unang radyo, unang balita. At mga kasama, alamin ho natin ang daloy ng trapiko dito po sa kahabaan sa Metro Manila. Nasa linya po natin mula sa MMDA Metro Base ang ating kaibigan, si Ma'am Fe Carinan. Good morning po, Ma'am Fe. Magandang umaga po sa inyo, Sir Ma'am, at sa lahat na nakikinig po. Umpisan po natin yung EDSA Southbound. Yun, medyo mabagal po tayo dito sa may area na po ng Balintawak. Tuloy-tuloy po yan hanggang dito sa may Fernando po Junior Avenue. Pero after po niyan, bibilis na po tayo, ngunit pagsapit po dito sa may pag-akyat po natin ng flyover ng Quezon, medyo may pagbabagal na po tayo. Tuloy-tuloy po yan hanggang dito na po sa may area po ng Annapolis. Pero after po ng Annapolis, medyo bibilis na po tayo hanggang pag-akyat po ng Ortigas flyover. Medyo babagal naman po tayo dito sa may split po ng Show Boulevard hanggang pagpasok po natin ng tunnel patungo po dito sa may area po ng Boni. Pero after po ng Boni, mabilis na po ang dalo hanggang makarating po tayo dito sa may Guadalupe. Ngunit pagsapit po dito sa may Buendia, medyo may pagbabagal na po tayo. Pero after po niya, mabilis na po hanggang pag-akyat po ng Magallanes. Tuloy-tuloy po yan, magkakaroon lang po tayo ng pagbabagal dito na po sa may Taft Avenue. Then ang north mo naman po ng EDSA, FB Harrison, mabagal na po yan. Tuloy-tuloy po yan hanggang dito sa may Taft Avenue. Pero after po ng Taft, mabilis na po ang daloy hanggang pag-akyat po natin ng Magallanes flyover. Tuloy-tuloy po yan, magkakaroon lang po tayo ng pagbabagal dito po sa pagpasok po natin ng tunnel sa may Show Boulevard. Pero pag-ahon po natin, mabilis na po hanggang pag-akyat po natin ng Ortigas hanggang pagbabangon ito sapit po dito sa may White Plains or sa may Gate 3 ng Campo Aguinaldo. Medyo may pagbagal-babagal na po tayo patungo po dito sa may area po ng Santolan. Pero after po ng Santolan, bibilis na po tayo. Magkakaroon na mo po tayo ng pagbabagal dito sa may intersection ng Aurora or Cubao. Pero after po ng Aurora, mabilis na po ang daloy hanggang makarating po tayo ng Monumento. Then ang north, ang southbound naman po ng Katipunan, medyo mabagal na po tayo sa may area po ng CP Garcia. Tuloy-tuloy po yan hanggang sa may split po ng Katipunan flyover. Pero
pero pakaakyat po natin. Mabilis na po ang daloy. Magkakaroon naman po tayo ng pagbabagal dito na po sa may area po ng Libis. Flyover, tuloy-tuloy naman po niyan hanggang dito na po sa may Bagong Bayan. Pero after po ng Bagong Bayan, mabilis na po ang daloy hanggang makaakyat po tayo ng Ortigas. Magkakaroon na po tayo ng pagbabagal dito po sa may area po ng Julio Vargas. Pero after po niyan, medyo bibilis po tayo. Magkakaroon naman po tayo ng pagbabagal dito sa may split po ng Bagong Ilog Flyover. Pero pakaakyat natin, mabilis na po ang daloy ng masasakyan patungo na po sa may Taguig area. Then ang north mo naman po ng C5. Mabagal po tayo dito na po sa may Livy Mariano. Tuloy-tuloy po yan sa may Mackinley Road. Pero after po yan, mabilis na po ang daloy hanggang pag-akyat po natin ng Bagong Ilog Flyover. Magkakaroon lang po tayo ng pagbabagal dito sa may split po ng Ortigas Flyover. Pero pag-akyat po natin, mabilis na po ang daloy hanggang pagbaba. Magkakaroon lang po tayo ng pagbabagal dito po sa may Libis Flyover. Tuloy-tuloy naman po ang pagbabagal patungo po dito sa may area po ng Bonnie Serrano. Pero after po yan, mabibilis na po tayo. Magkakaroon naman po tayo ng pagbabagal pag-akyat po natin ng Katipunan Flyover. So hanggang makarating na po tayo ang pagbabagal patungo dito sa may CP Garcia. Pero after po yan, mabilis na po hanggang paglabas po natin ng Commonwealth. Kaalala sa mga motorista po, may coding na po tayo ngayon. Nanumbalik na po ang coding natin dito sa Metro Manila. Yes, sa ending po ng 1 and 2. Nag-uumpisa po yan ng 7 hanggang 10 ng umaga. Pasusundan naman po yan ng 5 ng hapon hanggang 8 ng gabi. Ang Makati area naman po, 7 din po ang start ng coding. Tuloy-tuloy naman po sila sa 7 ng gabi. Ma'am Fe, ito po bang mga napapansin na mo-monitor po natin na pagbabagal po ng mga sasakyan sa ilang part po ng kahabaan po ng EDSA? Ito po ay epekto pa rin po ba ito nung pag-uuwian po ng mga nagbakasyon sa probinsya, or ito po ay yung usual na Monday traffic? Meron po kasi po tayo mga reblocking pa po ma'am na positive po sa mga areas. Katulad po sa may Annapolis. Meron po tayo dyan, kaya medyo na pagbabagal, humaba na po hanggang sa may Quezon Ave. Yung north mo naman po natin, dito sa may area po ng yung Reliance, meron din po tayo reblocking positive po dyan. Oo nga, nakita ko nga may mga ginagawa dyan. Kung Quezon Ave ang dulo nung traffic from Annapolis, malayo yun ah. Yes, opo, malayo po. Kasi medyo nasa kalagitnaan po siya yung isang reblocking po. Parang na-imbodo po yung mga daloy ng mga sasakyan. Opo. Ma'am Fe, maraming salamat. Kailangan pa si Kuya. Saan po kayo nag-bakasyon noong nakaraang linggo, o bawal kayong magbakasyon? Hindi naman po bawal, kaso lang tuloy-tuloy lang talaga dahil nasa operation po kami. So nandyan lang po kayo sa MMDA. Yes, sir. yung bago nyo ng opisina, yung magandang-maganda nyong opisinang bago. Hindi, sir. Nasa Orense pa rin po ang Metro Base. Ang Metro Base ay nasa Makati. Yes. Sa bagay. Tama rin po kasi nandyan yung mga equipment. Yes. Ayun. Ma'am Fe, maraming salamat ha. Thank you po. Ayan po si Ma'am Fe Karinan. Tsaka na lang daw magbabakasyon si Ma'am Fe. Babawi siya. Pag back to normal pag na. Sila Sir Charlie Nosares naman ang naka-duty. Siya naman daw ang magsuswimming. Oo. Dapat hindi kasi sabay-sabay ang leave. Pareho natin. Bawal din pala pwede sa kanila. Felix Villar, hello po. Ayan. Good morning. Good morning. Tsaka si Sir Jose Ray Parcon, good morning din po. At teka lang nga, sa ating YouTube channel, Facebook page, si Ate Lira Arakaki, good morning from Japan. Lucy Tangent, good morning. Sir Reggie Hobson, good Monday morning, Radyo Man Xander and Radyo Man Jane. Sabi naman Vice Ferrer Arago, sobrang init na po dito sir, sa Cagayan Valley. Oo, di ba sabi nga ng pag-asap, posible na maitala yung pinakamainit na temperatura to kuya ha? Hindi yung heat index. Ito yung init sa atmosphere. Parang 37? Grabe. O 38? Parang kang nilalagnat nun. Oo, iba pa yung heat index. Sobrang yun pong init naman na, yung actual na init na nararamdaman naman ng tao, posibleng umabot ng 50 degrees Celsius. Tsaka alam mo, parang gusto ko rin isisi sa mainit na panahon yung parang sinasabi kasi sa natin na bakit sa ibang bansa, 'di ba, parang naglalakad yung mga tao, 'di ba, parang papasok daw ng trabaho naglalakad, parang ganoon. Nagbibisikleta. O sige, dito sila. dito sila maglakad. Oo, dito sila maglakad. Mahirap din kasi. Hindi tamad ang mga Pilipino.
parang feeling ko gusto ang layo lang sa... talaga ng footbridge. Sinisi yung footbridge. Oo nga, layo ng footbridge. Ang layo ng footbridge, ang hindi taas ng hagdan. Napag-isipan yung ano, yung sinisipa rin talaga. Hindi, yun. Kasi alam mo kagabi, sabi ko, oh my gosh, parang ano, unang duty ko, ulit. Unang balik ulit sa trabaho after ng Holy Week break, pagod na pagod ako. Kasi? Kasi di ba wala pang MRT? Ah, so nagbus so, ka. So nagbus ako. Ang grabe yan, taas nung hagdan na inaakyat ko. Parang dito sa may Annapolis o sa may Taft? Dito sa Annapolis. Ah. Akala mo, ito na yon. May isa pa palang ganun. So parang kang umakyat sa ano, doon sa ano, sa kamay ni Jesus. Ang taas-taas. Mm-hmm. Parang kang nagpinitensya. O, tapos lakad ka ng mahaba. Ah. Tapos ang sobrang init, walang hangin. Ah, alam mo, kahit gabi, gayahin mo yung ano, kung paano man na-meet si Ma'am Jenny Pahilanga. Ako, hindi ko carry. Para presko. Hindi ko carry, kuya. Kahit maglakad naman, ng sa Annapolis, kahit umakyat ka ng hagdan. Hindi ako pagpapawisan. Press, hindi ka pagpapawisan. Tignan mo si Ma'am Jenny Pahilanga. Oo, pag dumarating dito, everyday, fresh lagi. Alam mo naman si Mami Jen, talaga namang ano yan. Dapat ganun. Siya ang fresh na fresh version ko sa hapon. Si Mami Jenny. Ayan. Nanonood din po ngayon si Sir Darwin Gabriel at si Ma'am Margarita Pizarro. Maraming salamat po sa inyong mga mensahe. At si Shalimar Cabello, good morning din po sa inyo. Maraming salamat. Ayan, mamaya po mga kasama, sa pagbabalik namin ni Kuya Zander, alamin ho natin ang sitwasyon sa mga bus terminal dyan ho sa Quezon City. Yan, oo, syempre kasama natin dyan si Boss Rambo Labay. At syempre makikibalita din ho tayo sa lungsod ng Maynila, kasama naman si Rajuman Eman Mortec. Sa pagbabalik po yan ng unang radyo, unang balita. Oras 6:40. That time check was brought to you by PCSO. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. We are Land Bank and we are here for you. We are Land Bank, helping make your dreams come true. Serving the nation for 60 years, Land Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Member PDIC and BankNet. Mars, matindi ubo ni bunso ko. May hika naman si Junior. Nausog? Ipatawas natin. Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ng plema. Ginhawa para sa mga bata. Totoo! Hindi chismis! Camille Pratsiambao po, nagtitiwala sa Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! John Fabgol, bangkit makapun sa chon. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab Gold, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bakit makabloom sa charm? Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits at ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimula na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat! Tumawag sa 866-22588 para sa detalye. Ang galing! Pangmatagalan! Parang tayo lang, han. Everest Appliances. Babe, ano ever best decision mo in life? Siyempre, building a home with you. Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Magandang araw po! Ito po si Venus Ra. Ngayong pandemic, serving others is the best. Sa pagtutulungan, patuloy ang ating laban sa buhay. Kaya dapat always healthy with proper diet, exercise, and MX3 Coffee Mix to ignite my day.
lagi akong focus, active, at am extraordinary. Because the most important things in life deserve nothing less. MX3 Coffee Mix, my choice! DCXL News, ang himpilan ng RMN. DCXL 558, unang radyo, unang balita. Ang bahaging ito ay hatid po sa atin ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito po ay may tagline na antioxidant at anti-tumor properties na tumutulong para maiwasang tubuan ng bukol ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule mabibili po ninyo sa Southstar, TGP, Watsons. Hanapin nyo lamang po yung may sticker ng Doc Samaritan sa pagbili po ninyo. Sabayan na rin ang Santone Vitamin C, ang vitamin C puno sa energy. Tumutulong po itong palakasin ng ating immune system at labanan ng mga karamdamang dala ng virus at bakterya. Ito po ay pinalakas ng Santone at ito po ay alkaline vitamin C, kaya hindi po kayo mag-acidic pag kayo po ay uminom nito. Pwede po kayong bumili sa Unit 7 ng Crownland Building, sa 851 EDSA, Corner Mother Ignacia Avenue, Quezon City, o kaya pa'y umorder kay Boss Ray Albesa. At sa mga naghahanap naman po dyan ng kapeng natural at makakatulong sa inyong kalusugan, nandito na po ang hinihintay niyong kape, ang Santone Plus Coffee Mix. Napatunayan po na ang Santone Plus Coffee Mix pwede sa mga bata, pwede po sa mga matatanda, makakatulong din po sa may mga nervous problem para maiwasan ang iba't ibang uri na sakit tulad ng cancer, bukol at seas. Dahil ang Santone Plus Coffee Mix ay may taglay na ay Soflavones na lumalaban sa anumang uri ng karamdaman. Kaya uminom na po ng Santone Plus Coffee Mix, ang kapeng natural at gagabay sa inyong kalusugan, mabibili sa Southstar Drugstore, The Generics Pharmacy at sa iba pang mga butika nationwide po yan. At para naman po sa mga may diabetes, hypertension at iba pang karamdaman, pwede nyo pong subukan yung Santone Plus Gold. Gawa po ito sa extracted na ampalaya, mangosteen, malunggay, garlic at spirulina. Para po sa inyong mga tanong at orders, 0927-499-1276. At nandito na po sila! DCXL 558, unang radyo, unang balita. DCXL, Radyo Man, report! Punta ho muna tayo sa lungsod ng Maynila. Ilang mga bus terminal sa Santa Cruz, Manila, inaasahan pa rin po ang dagsa ng mga pasahero mamayang hapon hanggang bukas. Bakit hanggang bukas? Boss Eman, good morning! Good morning! Magandang maga, Radyo Man Jay. Magandang maga, Kuya Sander. Kung matanong mo, bakit bukas kayo? Kasi oo, mamaya pa lang pabiyahe. Manggagaling pa ito ng North at Central. Extended. Oo, dahil extend. Dahil ano na, inaasahan nga nila na magpamunan dito ng First North Luzon Bus Inc., James Bus Station at Bataan Transit Inc. na dadagsay mga pabalik na pasero. Mamaya ang hapon yan, hanggang bukas na madaling araw. Yung mga nasabing bus terminal ay taong nasa Dorotoyo Jose sa Santa Cruz, Maynila, kung saan sa ngayon ay normal pa yung pagdating ng mga pasero. Kaugnay nito, patuloy pa rin pag-aanda ang ginagawa ng mga pamunuan ng bus na pabalik na ng mga pasero mula North at Central Luzon. Nakamonitor din sila sa bawat bus na nauna ng bumiyahe pabalik na Maynila sakaling may hindi inaasang insidente. Nakapag-ugnayan na rin ang pamunuan ng mga bus sa Manila Police District o MPD Station 3 para sa seguridad at kaayusan sa paligid ng mga terminal. Tumutulong rin yung mga tanod ng barangay na nakakasakop sa lugar para walang anumang kaguluhan na mangyari, lalo na inaasahan niya na libo-libong pasahero yung uuwi ng Maynila mula sa probinsya matapos ang paggunita ng Semana Santa. Kasama mo sa lusod ng Maynila, Radyo Man 8, Eman Bortega, Tatak Parlamen, DCXL 558. Maraming salamat, Radyo Man 8, Eman Bortega. Isa pang report, DCXL, Radyo Man Report. Pagtungo naman po tayo sa mga bus terminals sa Quezon City, malaking bus terminals din po ito, at maging yung lagay ng traffic sa EDSA. Naroon live sa XL Radyo Man 3, Silvestre Rambo Labay. Good morning, Boss Rambo. Good morning! Good morning, Kuya Sander, Radyo Man Jane, pero hindi sa kahabaan EDSA. Boss Rambo. Ayan, parang hindi rin good morning yung iyong signal. Signal, Kuya. Ayan, Kuya Sander, Kuya Sander at Radyo Man Jane. Napakatindi ng trapiko hanggang North EDSA na yung pinakabuntot nito at yung ulo ng sa sasakyan, yung usad ng mga sasakyan, hanggang sa dyan na sa POAA nito, sa tindi ng trapiko at hindi mo usad.
Ang traffic, grabe. Yung mga video mo, Kuya Rambo, halos hindi gumagalaw. Tama ka dyan. Halos hindi gumagalaw. At bukod dyan, Kuya Sander, pati yung mga bisikleta at motor, halos hindi makakadaan sa dami ng sasakyan. Okupado na itong buong EDSA. Bukod pa sa merong ray blocking dito sa harapan ng Station 10 sa Kamuning, ay merong ray blocking. Ito ay northbound. Yung tinutukoy ko, Kuya Sander, at Radyo Man Jane, ito yung patungong southbound to, yes, yung mga sasakyan. Pero yung patungong norte mula sa south ay balayad naman ang usad ng mga sasakyan. Isa sa mga dahilan, bukod dito sa binabanggit kong ray blocking, ay yung mga kababayan nating nagsisipag-uwian. Merong mga nakikita ko dito na pailan-ilan namang mga pasero na dumadating mga bus na naantala dahil nga sa tindi ng trapiko, halos sa hindi na umuusad, usad pagong talaga, literal na usad pagong itong mga sasakyan, Kuya Sander, dito sa kabaan ng EDSA. At kakaiba to, okupado na itong limang lane siguro ito, itong kabaan ng EDSA, tatlo o apat na lane o linya na patungong Makati, Muntinlupa, ang halos sa hindi na umuusad sa dami ng mga sasakyan. At yung nakita namin na base doon sa waste na tinina na ni paring Earl Saludar, hangang doon na sa northbound, lampas pa nga, hanggang doon sa may palengke, sa Balintawak Market, sa Balintawak, hanggang doon, ganun kadami mga sasakyan na usad na pagong, Kuya Sander, Radyoman Jane. Pero yung patungong norte naman ay nakikita namin banayad naman ang usad. Ito lang may ba problema dito sa southbound. Bukod pa doon sa karamihan sa ating mga kababayan, Kuya Sander, Radyoman Jane, ay papauwi na sa kani-kanilang lugar dito sa Metro Manila na galing sa mahabang bakasyon. Kaya't isa sa mga dahilan to kung bakit usad na pagong itong mga sasakyan dito sa kahabaan ng EDSA. Kasama mo dito sa EDSA sa Kamuning, Quezon City, Regiment 3, Silvestre Rambulabay, Tata Carmen DZXL 558. Maraming salamat, Boss Rambulabay. DZXL Radyoman Report. Grabe yung traffic, no? Bukod sa ang traffic talaga kapag ka Monday, 'di ba? Kapag pumapasok ka Monday, nakadagdag pa yung mga road re-blocking, gawa nga doon sa mga ginagawang repair sa mga kalsada. Ayan. Nako, 6:51 na po ang ating oras. Kaya po, samahan nyo na lamang po kami dito sa DZXL. Kung kayo po ay nasa sasakyan, makinig po kayo ng radyo. Bago po ang ating balitang showbiz, pag-greet daw po ng happy birthday to my sister Lynn Gabriel Santa Maria. April 2 ang kanyang birthday. Happy birthday kay Ma'am Lynn Gabriel Santa Maria. Happy birthday! Samantala po naman, Unang Chika sa Unang Radyo. Sa ating pong showbiz balita, Jennylyn Mercado, pinatunayan na made for each other sila ni Dennis Trillo sa isang throwback picture. Alamin natin ang chika, ang ating Disney princess. Nakauwi na ba ang Disney princess? MJ Susaya. MJ, good morning! Pinatunayan ng celebrity couple na sina Jennylyn Mercado at Dennis Trillo na totoo ang destiny. Sa kanyang Instagram, shinare ni Jennylyn ang isang throwback photo ng kanyang 18th birthday kung saan makikitang nakasuot siya ng gown at isinasayaw ng kanyang Papa Noli. Pero ang lalong nagpa-espesyal sa larawan ay nang mahagip sa kuha ang kanyang mister na si Dennis na nakasuot ng black suit at may hawak na rose. Who would have thought? Saad ni Jennylyn sa post. Ikinasal sina Jennylyn at Dennis noong 2021 at isinilang ng aktres ang una nilang anak na si Dylan noong 2022. At
At iyan ang unang chika ngayong Lunes ng umaga dito sa Unang Radyo, Unang Balita. Para sa mga kwentong hitik sa kwela at intriga, ako si MJ Susaya, Tatak RML. Thank you so much, MJ. Ingat ka sa pagbabalik mo dito sa Metro NCR. Manila. Nasaan ba siya ngayon? Sa ano siya, Quezon siya. Sa Quezon Province. O parang mamaya pa lang ata babiyahin. Maganda rin ang ano dyan, ang mga tanawin. Oo, kita mo naman yung mga story ni MJ. Karagatan, ganyan. Parang mga nasa pastulan lang. Pwede ba nating balikan yung, kaya mo ba, Sir Nico Edless, na ibalik yung picture ni Jeneline Mercado nung debut niya? Oh, kasi ko-comment lang daw si ano, si Kuya Zahir. Pero kung hindi naman, okay lang din naman. Kahit pala artista no, nagsa-styrofoam nung mga unang panahon. Oo. Styrofoam yung design sa kanyang debut. Yun talaga yung ano dati. Yung uso. Para, baka hanggang ngayon naman, di ba ako sa mga probinsya, pagkasal, halimbawa parang yung pangalan nung ikinasal, iuukit sa styrofoam, sa lagi ng mga glitter. Pipinturahan. Tapos ila isasabit. Oo. Baka hanggang ngayon naman may mga gumagamit pa rin. Ngayon kasi ano, madalas yung ano, yung ilaw na. Ah, parang na, LED ina, light. Oo, tapos inaanong letter. Ah, sosyali na pala ngayon. Ganun na yung uso ngayon. Dati styro lang tayo. Bawal na daw kasi ang styro, nakakasama daw sa... sa Mother Earth. Hmm, eh bakit yung mga fast food chain naka-styro? So, speaking of, naku, wala na kasi tayong oras eh. Alam mo, makwento ko lang sa'yo, dun sa amin sa Bawan, Batangas. Teka lang, naririnig namin yung talk ba kahit nakabukas yung mic. Nag-Holy Week lang may mga... Oo. O, dun sa amin sa Bawan, Batangas, alam mo, bawal na talaga ang plastic. Kasi nang malengke kami, inutusan ako ng ate ko na bumili ng galunggong. Tapos yung galunggong... Plastic na yung parang single use. Actually, kahit anong klase ng plastic, bawal. Plastic na kaibigan. Pero, lalo yun, kuya. Bawal. O, pinapatapon sa West Philippines yun. Yung galunggong nilagay sa supot ng... yung papel. Yeah. So doon siya nakalagay, kaya kailangan talaga pag mamimili ka. Eh, teka lang. Kung wala kang dalang eco bag. Ay, mapipilitan ka bumili ng eco bag. Wala kang mabibilhan ng plastic. Sa Bawan. Bawal. Sa Bawan. Oo, grabe, so, ang higpit. So yung galunggong mo parang edi babasa. Hindi naman ko siyang ganito. Lasti-lasti na sa tabi ko. Tapos ikot ako. Alam mo yung sobrang init. Ikot ako ng ikot. Pabili po plastic. Wala. Laging wala. Hindi nila sinasabi sa akin na ano. Hindi na nagbawal na plastic dito. Ganyan. Sa Bawan. Pero may mabibilhan ka ng plastic. Pero hihingan ka nila ng ID. Na bakit? Katibayan na hindi ka taga Bawan. Kasi kapag ka taga Bawan ka, hindi ka pwede bumili ng plastic dahil nga bawal na nga kasi ang plastic sa kanila. Ang higpit naman. Sobra. Pero alam mo, ganyan din sa ibang mga bansa. Oh, pero alam mo, very good yun. Very good yun. Yung mga single-use plastic. Mm-mm, dapat ano, ipatupad na siya sa buong Pilipinas. Di ba may mga ganyan na tayo, mga ordinansa? Mag-a-adjust lang tayo. Pag alam mong pupunta ka ng 7-Eleven, Ministop, ay ano na ba ngayon? Uncle John's, wala kang dalang plastic, buhatin mo lahat nung pinamili mong isang dusin ng itlog, kaya talaga diba, pansit canton. Mapipilitan ka talaga na magdala ng ano. Sarili mong eco bag. Very good din naman yan. Bawas yan sa ano, bawas sa mga... Sa kalat. Kalat. Sa basura. Tsaka yung mga ano, meron nga ako nabilhan sa 7-Eleven pero sa Taiwan, yung milk tea nakalagay sa box. Yung parang Tetra Pak na box, imbis na bumili ka ng nakabaso o nakabote na plastic, naka-box. Sabi ko, paano ko ito iinumin? May straw. Walang straw. Wala. So parang, parang bahala ka kung paano mo iinumin. Basta iuwi mo siya ng nakakahon. Muli po, nagpapasalamat kami sa inyong pagsama. Sa dalawang oras po ng balitaan, mga kwentuhan at panayam. Radyo Man Zander Kayabyab. At Radyo Man Jane Martin, bukas po ulit. Bukas ulit ha. Susunod na po mga kasama ang RMN Network News. Ayan, ang oras sa buong kapuluan natin, Jane. Ang oras, 6:57. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS. That Time Check was brought to you by PhilHealth. PhilHealth para sa bawat Filipino. Santhon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Santhon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi. Santhon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.